Mga kapamilya, sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay, ilang bakery ang nagbawas na ng sukat ng kanilang pandesal para hindi nila kailangan magtaas ng presyo. Ang ilan namang mamimili, umaaray na. Yan ang Headline Pilipinas ni Ana Cerezo. Kung dati, pandesal ang paboritong almusal o merienda ng pangkaraniwang Pinoy dahil mura at nakakabusog, tila hindi na ganito ang sitwasyon sa Maynila. Sa ngayon, nasa 2 piso pa rin ang pandesal sa ilang bakery sa lungsod. Yun nga lang, lumiit at binawasan na ang timbang ng tinapay sa ilang bakery dahil sa pagtaas ng presyo ng sangkap sa paggawa ng tinapay, kaya ng harina at asukal. Pero paliwanag ng ilang panadero, kahit nabawasan ang kita nila ng 20-30%, iniiwasan nilang taasan ang presyo dahil baka mabawasan ang kanilang suki. Mula kasi ng sabay-sabay na nagtaasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin, napansin ng ibang nagtitinda na kumonte ang namimili sa kanila, pati ang dami ng binibili. Hindi lang sa tinapay, pati rin sa ibang mga essential na kailangan natin. Dati kasi, 2 beses kaming bumibili. Ngayon, sa umaga na lang. Pero kahit parehas ang presyo, ramdam ng mga mamimili ang bawas sa sukat ng pandesal. Dati, medyo maganda yung tinapay nila. Medyo malaki. Medyo ngayon, 20, yung 20 na ano, kulang sa amin. 5 po kami kung makakain. Bali yung 20, ginagawa kong 40. Paano po nang ng gutom para mabusog? Pag malakas kita, ganun. Pag malakas mo yung diskarte. Pero pag hindi malakas kita, paano? Pag hindi malakas, tis na lang talaga. Dati, minsan ma'am sa umaga, 50 peso. Ngayon wala, 30 na lang, di kaya 20. Kuan kasi noon, pagka nagpandesal ka lang, tipid ka sa almusal na. Ngayon hindi na eh, hindi na nabubusog eh. Ayon kay Philippine Association of Flour Millers Incorporated o PAMFIL Executive Director Rick Pinka, umaabot na sa 800 kada sako ang presyo ng harina mula sa 600 noong simula ng taon. Habang ang premium flour ay nasa 900 naman kada bag. Naputol ng giyera ang supply ng trigo mula Ukraine at Russia, nakabuo ang 30% ng wheat supply ng buong mundo. Dahil dito, tumaas ang demand at presyo ng trigo mula Amerika, Canada at Australia kung saan kumukuha ang Pilipinas. Samantala, ang asukal naman na dating 50 ay sumipa na sa 70 to 75 pesos. Bukod sa pandesal, nakaamba ang pagtaas ng presyo ng ilan pang pagkain tulad ng sardinas, instant noodles, gatas, kape at iba pa. Para sa Headline Pilipinas, Ana Cerezo, ABS-CBN News.